Ayan, good morning mga 6:30 ako nagising kasi aalis ako ngayon. Papasama yung friend ko, si Jo. Tapos, nagprepare na ako ng lunch nila para pagising ng mga bata is baka malate din ako mga before lunch pa ako makakadating is nandyan na yung food nila. I-PM ko na lang sila kapag ay maya-maya kasi para sabihin ko na kumuha na lang ng rice and may food na sa lamesa. So yun, kaya ngayon magkikita kami ni Joe sa gate ng 8 o'clock. Ang tawag dito. Ano kasi, ganun ako pag-aalis. Kailangan i-prepare ko muna yung mga food nila para, ano yun, hindi na maghihintayan silang magising. Kasi katulad ni DM, kapag nauna siyang nagising, ano to, walang food. So, gisingin niya pa si JJ. Si JJ mahirap gisingin. Pati si papa niya, if ever, andyan na, di ba? Para ready na siya kumuha, kumain anytime na magutom siya. So, ayun, kada alis ko, ganun ang ginagawa ko. Kahit sobrang aga, na lumamig na yung pagkain dyan. At least, nandyan na siya. Then, ayun. Tapos, ano, ayun ako lang, ayun. Ayun, ito lang yung suot ko, t-shirt. Yan, the short. That's that. Yan lang. Tapos, kakainis, bumili ako sa TikTok store, TikTok shop ng sapatos, ng sandals na gagamitin ko sana sa kasal. 300 lang naman siya. Pero yung pinadala is, mabilis nga siya dumating, 3 days, sakto, or ganun. Mabilis nga siya dumating, kaso nakakainis kasi mali yung size na mali yung size na pinadala nila. So, ayun, nakakainis. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa nasusuli. Alam nyo, yun yung parang ang bilis kong nagbayad. Kaya nga ako bumili online para lang makadating sa akin na maaga. Ang ayos ng mga description doon, size 37, ganyan. Pero ang pinadala, size 38. Tapos, yung name na nasa loob is iba. Parang napagpalit yung ganun. Pero naka-address sa akin. Tapos ayun nga, ang daming proseso. So, kailangan ko pa daw ibalik syempre sa JNT. Tapos, yung kapatid ko, sabi, parang nag-JNT kasi yun. So, nung time na nagpadala siya, nag-drop off siya ng item dun sa JNT, pinatanong ko kung pwede, kahit sa JNT, kung pwedeng i-send. Kasi yung time na yun, pupunta ako sa kanila, sa Quezon City. Sabi nung JNT, ay nako, kailangan affiliated sa ng TikTok shop, ng JNT yung TikTok shop. Yung branch nila is walang, hindi sila tumatanggap na galing sa TikTok shop. Sabi ko, paano yun? Ano yun? Nahanap pa ako ng JNT na tumatanggap ng galing sa ng ano sa TikTok shop. 'Di ba parang nakakaano naman yung effort. Alam niyo yun, yung parang nakakadismaya kasi parang paano yun pag malayo ako sa ganung branch ng JNT. So, hahanap pa ako. Kaya nga ako bumili ng online para less hassle na. Tapos ngayon ganito, hanggang ngayon, tapos nakita ko 14 days lang period bago ko ibalik. So, sabi ko dun sa seller, sabi ko paano yun kung malayo ako sa JNT. Tapos igaling pa akong probinsya. So, hindi ko maasikaso yun. Tapos nakalagay dun sa ano, request cancelled na yung refund ko. Nag-message tuloy ako dun sa seller. Sabi ko, bakit ganun? E paano yun? Anong gagawin ko? Kasi kayo naman yung nagkamali. Tapos ako pa yung ganito mag, yung hassle, maghanap, mag, alam nyo yung magbalik, yung ganun. Okay, sana kung kahit saan na lang. Alam, basta nakakainis. Tapos ang bagal pa nilang mag, yung shop na yun, bagal pa nilang mag-reply sa mga messages ko kung paano gagawin. Kaya kada live nila sa TikTok, binobomba ko talaga sila na ng comment doon na ano ba kayo, hanggang kailan ba ako maghihintay sa reply nyo, yung mga ganun. Talagang dire-diretso hanggang sa mapansin man ako sasabihin, wait nyo na lang po yung reply sa inyo or message na lang po. Sabi ko, ang dami ko ng message, niwala
ni isa sa inyo walang sumasagot, tapos sasabihin nyo, wait, hanggang kailan ako maghihintay? Eh, kailangan ko na yung sapatos. Kailangan na kasi, kaya nga ako umorder na maaga para, alam nyo yun, para mag, para, if ever, andyan na yung event na dadalo, na pupuntahan ko, eh, ready na, wala na akong iisipin, kaya nga ako nag-order na maaga. So, yun, wala. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung sapatos. Eh, sabi ko, nakakadismaya lang talaga yung shop na yun. Kaya, magaganda yung items, pero, alam nyo yun, sila yung nagkamali. Sana inayos nila. Dapat meron silang tao na magre-reply. Na sabi ko pa dun sa comment sa ano nila live. Ang dami-dami yung tao dyan. Ni isa man lang sa inyo, wala yung nakatoka o sinong sasagot. Tapos merong nakalagay doon, for inquiries, ito yung inquiries, ito yung EPM nyo. So, nag-PPM ako doon, dead ma, wala. Nag-PPM na rin ako sa mga TikTok post niya. Dead ma, minsan binubura pa. Kaya nakakainis. Alam niyo yung parang, ano kayo, pera-pera lang? Yung ganun, sa sobrang visit ko. Kaya bala ko, ibenta na lang yung ano, ibenta na lang yung sapatos, yung sandals na yun. Sana may bumili. For 300, alam niyo yun. Siyempre, diba, kaya ka nga gumastos, bumili. Nakainis. Kaya sana ngayon may madaanan akong ganun. Para bumili na ako actual. Para masukat ko na rin. Ay, papakita ko na lang sa inyo mamaya kung anong sandals yun. Hinintay ko lang si Jo. Pakita ko na ngayon. Wait lang. Ayan. Ito pa nga yung JNT na papel. Tapos nandito yung receipt. Parang, ayan o. Ito yung, ang tawag do? Waybill? Nung maling napadalhan. Address. Yung address sa talagang may order. Tapos, address ko yung nandyan. Tapos, ito. Ang in-order ko. Yung transparent na ano. Na may heels. Ayan. Ang laki niya kasi sa akin. Super laki. Kaya hindi ko siya masusuot. Ang pangit. Pasensya na sa daliri ko. Pangit ang daliri usap. Ayan, no. Ang laki. Nakikita niyo ba? Wala kasi. Ayan, no. Ang laki. Malaki sa akin, lalo na pag naglakad ako. Maganda siya eh, maganda oh. Sexy tignan. Kaso nga lang, ang laki sa akin. Ayan, ang laki ng ano. Diba? Hindi. Maganda sana siya, kaso. Paano ko isusuot kung malaki sa akin? Ang pangit naman, baka sabihin nila, nang hiram ka sa malaki. Eh, manghihiram ka lang, ang laki pa. Sobrang hassle talaga yung shop. Wait na. Sobrang hassle yung shop na yun. Kaya sabi ko, pasusunod, may nakapagpilit yun. Yung iba naman, tama yung order. Ganyan. Ay, ito ka na. Hindi man lang inaasikaso. Kaya ibibenta ko na lang din. Ayan, waiting na lang ako sa tricycle. Ay, nagmamask ko na. Oo, akong mask. Parang ilong. Ano ba yan? Parang ilong lang. So yun, wait na lang ako. Ayan, dito na ako sa may Asinag. Nintay ko na lang si Jo. Papunta na rin naman daw siya. Dito na kami. Dito yung ano yun? Tela Center. Tapos dito yung 168. Lumagpas kami. Doon yung ano eh. Tutubat Center. Ang malinis na pala dito. Wala na yung mga... Or sa magpapasko yan. Magpapasko. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tignan yun. Wala na. Sa gitna. Oo. Merong mga... Dito wala na. Pago ko na to. Delikado. Ayan. Bumili kami ng mask. Kasi mura lang naman. 20. Ah, 3D. Yung 3D, yung manipis pala yun. No? So, hanap na kami. Bago na dito, hindi na siya ano, no? Hindi na marami. Siksikan.
Ayun oh, may hindi ko dyan na eh. Oh, ba't yung masama? Eh, walang kasama si Kaisa eh. Ayaw nga pala. Sa amin yung bahay ko lang. Ano? Celeste. Ito oh, yung gray. Yung gray, yung ganda, no? Ganda oh. Kaso mga ano kaya to? Ha? Mga presyong, ewan ko magkano. Ang ganda, no? Tapos, pwede na dyan yung black na shoes, di ba? Oo. Oh, magkano kaya yan? Ganda, ang dami. Ayun, ay, may brown pa pala. Kain muna kami dito. Kain muna kami para may ganang maghanap energy. Ayan, ito lang kinain namin. Kain. Ano to? Pork chop, tsaka ano ba to? Chop suey? Ay, yan may laman sa'yo. Sabagay, may laman. Meron kami naman laman. Iinggit to. Inggitera. Ayan, kain. Ayan, dito kami sa Tutuban. Para ang konti na ng mga benta dito. Wala na masyadong bukas. Yan, bumalik kami dito sa 168 kasi wala yung hinahanap ko. Sa Tutuban wala nang katao-tao din. Dito hindi na ako. Oo, dito. Yan, dito na kami sa 168 ulit. Daming mga gown dito. Ang gaganda. Parang gusto mo nang magpakasal dahil sa gown. No? Ay, ang dami, oh. Oo, ayan, oh. Puro gown dito. Oh. Ayan, oh. No, ang ganda. Balik na naman kami. Grabe. Ang sakit sa paa. Kana na naman namin tong mga ano. Ano? Masasarap na pagkain. Diba? Oo. So daw. Sarap. Ayan, get na kami. Sa wakas. Antipolo na nakakainis. Dumayo ng Divisoria para bumili ng mask. Kaloka. Ang init po. Yan. Yung bago na naman alaga. Sina JJ. Oh. Madumi daw siya nung nakuha. May sugat-sugat ka nga sa tenga. Pero ginamot at pinaliguan niya. Mm-hmm. Anong gusto? Sumakyat sa akin dito. Mm-hmm. Okay. Okay. Paus ka, paus. Lapit na naman. Sweet naman. Ang sweet-sweet mo na naman eh. Ay. Ano ba yan?
Ang sweet. Ano ba yan? Ang gusto. Uy, yung sugat mo. Tingnan nyo. So sweet naman, oh. Ano ba yan? Aray? Siksik yan, nilalamig ka ba? Ay, naku naman yan. Nilalamig ba yan? Ay, naku naman. Ayan, waiting lang ako sa mga kasama kung magsusumba. Maambon na nga. Aga kong nag-ayos. So, ito lang yung suot ko. Pakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung paano. Lang. T-shirt tapos parang biking shorts ba yan? Biking, ganyan. Ito makita eh. Kasi mainit doon, as in, pag nag-ano ka. Tapos, ito lang. Ayan, kinuot ko to. Tapos, sports bra. Ayan lang. Hinihintay ko pa yung kasama kong kapitbahay para makasabay ako papunta dun sa court. Ang laki nitong itong kimubo na photos. Ayan, di ba? Sa sobrang init, nasunog. Ayan. Tapos ito. Yung ibang halaman, nilagay ko na sa likod. Ayan. Kaya wala na masyado dyan. Kasi itong mga pusang ito, ayan. Lagi na lang. Tapos yun, malaki din yun, no? Konti na lang yung nandito. Nasa likod na yung iba. Tapos may bagong ampon na naman. Si JJ, ayan. Puting. Ayan, nandito na ako. Parang mga... Ayan, kakatapos lang ang pawis ko. Ayan, dito na ako sa bahay. So, kakain na ako ng dinner. Sila kumain na. So, ako ito, pakbet, and dalagang bukid yan. So, nauna na silang kumain. Ako na ang kakain. Ay, napagod ako dun, ha? Sobrang pawis. Alam niyo yung talagang kahit simple lang yung ginawa, pero grabe yung pawis. Yun yung gusto ko para masarap yung tulog. Nakakainis, wala kami internet. Kaya, wala nga nga. So, yun, kakain na muna ako. Kain kayo, kain. Ayan, tapos na akong kumain. Sakit ng ulo ko na naman. Napagod ako, pero... Nakakainis, wala kami internet. Hindi, wala kami magawa. Or ano. Sana mamaya magkaroon na. Ayaw din kasi ng globe dito sa loob ng bahay. Yung wife, network, mobile network. Hindi gumagana kasi walang signal. Yung smart ko naman is hindi makapag... tong cellphone ko, globe lang na... Globe, lock sa globe. So, yun. Hindi rin ako makapag-an sa smart. Kaya, wala nga. So, yun. Maliligo na ako after yung DM. Yan. Dito na ako mag-good night kasi wala nang ganap. So, yun. Good night. See you tomorrow. And mag-edit. Para kapag nagkaroon ng internet is, i-upload ko na lang dire-diretso. Hindi ko lang sure kung gumagana yung editor ko kahit walang internet. Hindi ko rin alam. Yung good night. See you tomorrow. Pagod. Ang sakit ng paa ko kasi.
di ba naglakad lang kami, naglakad-lakad kami kanina, tapos nag-zumba ako, eh, puro footwork yung ginawa. Kaya ang sakit ng paa ko. So, good night. Good night ako ng good night. See you tomorrow.